Hello guys! Magandang umaga! So, naka-day off na naman tayo, no? Naka-uwi na naman tayo sa ating manukan. Ngayon, sa video na ito, magkakondisyon tayo ng ating mga alaga. Mapapansin nyo, dun sa nakaraang video, nag-selection tayo, nagpaligo tayo, nagpurga tayo. Ngayon, magtuturok naman tayo, no? Kung napunta ka naman, dahil sa video na to, pakihit naman yung subscribe button di sa taas na to. And para matulungan mo kami at para mas madami pang makaabot na or maka-discover ng aming YouTube channel, paki-like naman please. Kung hindi mo pa kilala, ako nga pa si Pudis TV, Pudis Farm, si Austin na magbibigay sa inyo ng konting kalaman, konting idea, konting tips about sa pagmamanukan. So, let's go. Tara. Magtuturok lang tayo ng ating inahin siya tandang. Ito. Chat na lang kayo sa akin kung anong pangalan nito, ano, basta B Complex to guys, B Complex. And baka bawal tayo kaya YouTube magsabi kung anong brand, no? Kasi may brand, baka di tayo bigyan ng ads. So guys, tara. Yeah. Magtutor ka tayo. Ang over. So guys, paputik. Ating mga F1. So guys, nasa Mado ka na tayo. Magtuturok na tayo. Mga breeders. Nandito na sila. Ayun pa kuya, may itlog pa din doon. May isang itlog doon. Ayun lang guys, may itlog doon. Ito yung mga pinurka natin. Ayun lang, ayun. Sa? Ha? Yeah, ilan dyan? Hello? Tatlo dyan? Ayun pa? Kung ano? Kaya pa ko ako? Ayun pa guys. Oh! Huwag mo tukain! Yun. Nakikitlog talaga sila sa lima. Ano? Hapunan? Buti nababasag. Ayun na guys. Ayun na. So guys, magtuturok na tayo na. Doon natin ilalagay. Pagkaturok natin, doon natin ilalagay. Yan, sa ano na yung bahay na yan. Nabalik pala, dahil sa sikat ng araw. Dito, yan, dyan. Ito yung lalagay. At baka, yan, para hindi sila maglabo-labo. So, tara guys, start na tayo magturo para mapagpatukan ako. So guys, start na tayo magturo. Bumili kami ng ang automatic na. No, yung automatic na syringe na. Okay, kinansel yung Shopee. Unong seller, kaya ngayon, baktay siya ganito, mas magastos. Yung kasi, yung automatic na is nasa 400 to 500. Eh, ito, 6 pesos isa. Eh, kada gamit natin ng 15 na manok, itatapon na natin to. Kasi, syempre, baka may, ano, baka magkalalin-lalin na sila sa ano. Sakit, or kung ano man, dahil baka dugo to eh. 0.5 lang guys. Guys, tuturuan ako pala kayo ng technique. Ito, yung iba, misa nahihirapan sa ganito kasi may mga bumubula. Ang gawin nyo lang, hilahin nyo ganyan, pag may bumubula, ibalik yung pag ganun. Tapos hilahin nyo ulit, para wala lang hangin. Yun lang, tapos pitik-pitikin nyo, yung iba. Wala lang bula. Technique! Guys, pati rooster, magtuturok tayo, no? Ubus lang natin doon sa mga hen. Guys, sa mga tandang naman tayo, muntik ako lang hindi may pakita. Ano, tandang naman tayo guys. Turo ka natin. 0.5 din, 0.5.
Pag yan na bumaon sa'yo, karayom eh! Wala na ba? Wala. Ayun! Wala na, wala na. Uy, ayun, ayun, ayun. Pag-uling ko na parang na'yo. Okay. Ano ba eh? Malaki pa rin. Kuya, kami nasa ano? Pag-uwi natin, magkasalang tayo. Okay, okay na. Salamat, salamat. Askas ko mo yung mga bisita mo. Bigyan mo isang gin. So guys, tapos na tayo magtarok, no? Tapos na tayo magtarok sa ating inahen na breeders and sa ating tandang na mga breeders. So bali, tinurok ko sa mga tandang na breeders, tatlong Rhode Island Red, isang Barry Plymouth Rock, tapos yung isa nasa bahay, lima. Tapos sa Rhode Island White. Ay, hindi pala, apat na ba? Bali, apat na Rhode Island Red pala. Apat na Rhode Island Red yun. Mamimili ako sa kanila kung sino magandang yung tindig, matikas, yun. Apat na Rhode Island Red. Dalawang Barred Plymouth Rock. Isang Rhode Island White. Yan. Napili ko na Rhode Island White eh. Dati pa, makisig kasi. Tikas tumayo. Guys, bakit nga pala ako tarok ng tarok mo? Bakit ako tarok ng tarok? Kasi guys, uulitin ko kasi nasabi ko sa mga nakaraang video, kaya tayo nagkocondition ng mga inahin at tantandang para mas maganda yung fertility rate natin, no? Maganda yung hatchability rate natin, and maganda yung kakalabasan natin. Hindi sila magiging sakitin. Kahit na magsa-summer ngayon, kailangan pa din nila ng yung lakas na resistensya para sila ilumaban sa mga sakit. Kasi guys, napatunayan ko to na magandang kinukondisyon yung ating mga alaga o ating mga stocks. Kasi, unang-una, maganda yung hatching rate ko. 70. 70 to 75 eggs. Sa first set ko, 75 eggs, napisa 66. No? 66. Tapos, sa batch to ko, 70, napisa 64. Taas guys, napakataas ng ating hatchability. Tapos, alam mo yung feedback na galing sa ating mga binibili. Guys, nung kasi nag-start ako mag-breed nung September. So, pasok sa October na bahaan, October na bagyuan, hanggang ngayon, ulan na, no? Guys, ang feedback sa akin, napakaganda. Kung gusto nyo malaman, magsasabi ako na zero mortality sila. And sabi nyo sa akin sa isang farm na wala pa silang naibibigay na antibiotics kahit isa. Wala silang binibigay, no? Wala nagkakasakit, wala lahat. Wala nagkakasipon, wala nagkakahalap. And everything. So, nagpapasalamat lang ako sa mga nagpi-feedback sa akin na napakaganda. And sa ating feedback sa ating probiotics, sa Fooders Probiotics, napakaganda. Kasi na-appreciate nila yung aking mga gawa, lalo yung sa broiler, no? Napaganda ng Fooders Probiotics yung ating timbang. Yung timbang ng broiler. So, yun lang guys, no? Pasensya. Pasensya doon sa mga nagsasabi sa akin na kahit wag ko nang i-condition, may bibili niyan. Yes, may bibili niyan. Kaso, ayoko eh. Gusto ko kasi quality. Okay lang na medyo malaki yung ating gastos sa pag-breed. Kasi, kung hindi din ang mabibili ito, though, may bibili at bibili na ito, gusto ko, quality. Quality, 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 over quantity. No? Quality. So guys, sana may natutunan kayo. Abang-abang lang kayo guys, no? Kasi, conditioning series hanggang sa makapisa na tayo nito ang ating abot tungkol sa pagbablog. Sana nandito ako kung may pipisa o may sasalang pag may pakita ko sa inyo kasi may pasok tayo. Pero mga conditioning method natin, nandito ako, ako yung gagawa, ako yung magbibideo, no? Ipapakita ko sa inyo step by step. So guys, sana may natutunan kayo. Please like, share, and subscribe. Peace.